So yun guys, welcome to my channel. Good morning sa inyong lahat. Andito na naman ang inyong lingkod, Puñatero TV. Ngayong araw na to, papakita ko sa inyo yung in-order natin galing Dubai. Regalo natin to sa nung birthday ko kasi nung last month. Regalo ko sa sarili ko para naman meron naman ako naipunta sa sarili. Ito, papakita ko sa inyo. So ito guys, papakita ko sa inyo yung regalo ko sa sarili ko. In-order natin to from Dubai pa. Ito, sana magamit natin ito sa pang-araw-araw nating pag may pupuntahan tayo dito sa Kuwait. Ito siya, oh. Makikita niyo yung binili natin ito. In-order pa natin ito galing Dubai. Ayan siya, oh. Galing pa Dubai yan. Dumating yan ng isang araw. Kinuha natin sa kababayan din. Ayan. Para may service tayo. Diba, may ilaw. Yeah. So, yun, subukan natin to kung mabilis ba. Pero mabilis to eh. So, yun guys, pupunta tayo ngayon ng seaside. Gamit natin tong ating si Baby Makiling. Yan. Set na kagad natin ng gear 3 para mabilis kagad yung takbo. So tara mga lods, pupunta tayo ngayon ng seaside dito sa Pintas dito sa Kuwait. Okay, relax muna tayo doon. Tambay muna tayo. Tapos counting review kay ating scooter na si Baby Makiling. Makiling yung pangalan niya. Tumatakbo tayo ngayon ng yan, 11 kph. Bilis yan, 30 km/h. Lakas din ng preno. Sesya na kayo, ano, tripod pa lang yung gamit natin yun, wala pa tayong mga accessories na pang vlog. Tripod pa lang yung gamit natin, nagsisimula pa lang tayo eh. Yan, gamit tayo dito. So guys, nandito na tayo sa sidewalk, dito lang tayo pwedeng mag-drive. Kasi delikado dyan sa highway, mabibilis yung sasakyan dito. Tambay tayo dito sa seaside.
One eternity later. So yung guys, nandito na tayo sa amin. Dito yung bahay namin, ah. Doon sa pinakataas. Doon, yan, dyan. So pahinga muna kami dito. Malayo-layo yung binahin namin. Mga kaunti lang, mga 15 minutes. Nagano kami, naggala-gala kami sa gilid ng dagat. Kasi bibing makilay. I-review natin siya ng konting oras lang. Pakita ko lang sa inyo kung paano siyang assemblein, kung anong mga meron siya. Tara, samahan niyo ako. So yun mga lods, i-review natin ng kaunti si Baby Makilin. Meron tayo dito mga dinagdag na accessories dito sa kanya. Tulad nito, ito dinagdag natin para kita tayo sa gabi. Yan, umiilaw. Saka yung dito rin para visible tayo, kitang-kita tayo ng sa kalsada. Ito, nabiblink din siya. Ayan. Meron din kulay blue ilaw. Pareho lang din siya sa kabila. Ayan. Pareho lang din. Tapos, ito yung mga dinagdag natin sa kanya. Ayan, ito yung busina. Kasi may busina siya, mahina lang. Mahina. Kaya dinagdagan natin siya ng isa pang busina, mas malakas. Saka meron din siyang ilaw, dalawang ilaw niya. Ito yung switch. Ayan, kanyang kalakas yung ilaw. Malakas to pag gabi, kitang kita yung buong building hanggang taas. Ayan, oh. Ayan, malakas yung ilaw niya. So pasensya na kayo, medyo madumi, galing kami sa layasan, eh. Tapos nagdagdag din tayo nito, nag upgrade tayo kasi para may ilaw din. Ito, nagbiblin. Malakas yan pag gabi, kitang kita. So yan, itsura ni, pangalan niya pala guys, Baby Makilin. Kasi wala akong anak na babae, kaya pala anak na babae, pangalan Makilin. Yan siya. So ngayon papakita ko naman sa inyo kung paano siyang assemblein. So yung mga lods, papakita ko sa inyo kung paano siyang assembling kasi nakukul to, eh. Pwede mo siyang isakay sa sasakyan, sa kotse mo, sa likod. Kung gusto mo siyang isakay sa kotse. Pag gusto mo siyang isakay sa kotse, o kung saan man kung gusto mong bitbitin, tanggalin mo lang to. Upuan. Natatanggal, nahuhubos siya. Nakukutin mo. And then, ipofold mo lang yung ito, pababa. May ano siya dito, may lalagyan, may sweet, parang pipindutin mo lang ito, ganyan mo siya. And then ito, ito yung pipindutin mo para ma-fold mo naman yung ito pa baba. Unahin natin itong hawakan kasi nag-fold din ito, nag-fold ito, kaganyan mo lang ito, hindi kita yan. Hihilahin mo lang siya papunta dito para ma-fold. Yan, ganun din doon sa kanan. Hilayin mo lang din pababa, ayan, para ma-fold. Tapos ito, itong maliit na to, pipindutin mo lang siya pataas. Tanggalin mo muna yung stand para ma-fold. Ayan. Fold mo na siya pababa. Tapos maglalak na siya dito. Maglalak siya dito, eh. Pwede mo na siyang bitbitin.
gusto mo siyang isakay sa sasakyan o kaya pupunta ka ng ibang lugar, sasakay ka ng bus, pwede mo siyang dalhin. Pwede mo na siya ng ganyan. So, isa kami. Siguro yung bigat niya nasa 18 kilo. Mabigat din siya. So, paano siya simpulin ulit? Ganun lang. Itataas mo lang to. Pipisili mo lang dito. Tapos, iaangat mo ulit. Tatayo mo siya. Stand mo dito. Then, babalik natin yung upuan pag gamitin mo natin. Tapos, meron ditong parang lock. Tapos, lalagyan natin yung upuan. Kaya ganun mo lang. Tutusok mo lang siya. Ikaw na bahala mag-adjust kung anong gusto mong taas o baba ng upuan. Ako kasi gusto ko medyo mataas. Tapos inalak mo siya dito. Tapos ito, ipo-fold mo ulit siya, pataas naman. Ganun. Lahin natin ito isa. Pwede na yan. Ganun siya naman. Yan. So, ayos na. Ganun lang siya, guys. Ganun lang siya kadaling default, tsaka ganun lang siya kadaling kung gagamitin niya, madali lang din. So yun mga lods, testingin naman natin siya kung gaano ba siya kabilis. Kasi meron tong gear 1, gear 2, gear 3. Ito yung nagustuhan ko sa kanya eh, kasi para siyang ano, para din siyang motor. Ito pala yung kanyang susi. Di ba? Parang nakakotse ka lang. Kaya hindi mo kailangang magsusi pa. Ito turn on mo siya. Ito lang yung pipindutin mo. Naka-on siya. Off muna natin. Ganyan. Ngayon kung i-on mo siya, pipindutin mo lang to. I-on na yan. Okay lang. Ba't ayaw? Yun. Okay na yan. Naka-on na yan. Ito yung gusto ko sa kanya kasi para ka lang nagmumotor. May gear 1. Medyo mabagal lang siya. Pipindutin mo lang yung mode. Kung gusto mo mong magdagdag ng speed. Ito, gear 2. Gear 3. Yan. Ako lagi ako naka gear 3 kasi gusto ko mabilis yung takbo. So, yun. Meron din siya guys, signal light. Ito. Kasi hindi ko naman ginagamit kasi hindi gumagana yung ilaw niya. Umiilaw lang siya pero hindi siya nagbiblink. So, ayan. Ganyan lang siya, hindi siya nagbiblink. Kaya parang useless lang din. Ito yung signal light niya. Ayan. Left, tapos right. Ilaw. Lakas ng ilaw niya guys. So, yun, testingin naman natin siya kung paano ba siyang gumaandar. Dito guys sa ano niya, sa remote niya, meron tong lock saka alarm. Dito ka, diba, dito ka na mag-open. Dito mo na rin siya papatayin. Pag doon mo siya i-open, doon mo rin siya papatayin. So kung gusto mo siyang i-lock, para may alarm kasi ito, patayin mo na natin. Ayan, patayin na siya. Kung ipapark mo siya, para iwas sa mga magnanakaw, ilalak natin. Yun, okay na yun. Ngayon, kung gagalawin nila yan, gagalawin natin. Yan. Tumutunog siya. Malalaman mo na ninanakaw yung scooter mo. Ngayon, kung alisin na natin yung alarm niya, ito lang. Yan, pag ginalaw pa nila, para mawala yung alarm, pindutin lang natin to. Okay na. So papakita ko naman sa inyo kung paano siya gamitin tsaka kung gaano siya kabilis. A few moments later. So yung guys, pakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. I-on muna natin sa remote. Tingnan natin kung gaano siya kabilis. Thank you.
mabilis siya guys, mabilis. Ito pa. Sarap niyang gamitin para ka rin nakamotor. Hindi tayo makapagmotor dito kasi wala tayong pang kuha ng lisensya. Saka mahal yung lisensya dito kaya ito na lang, electric scooter. Wala pang lisensya. Kaso kailangan na natin ng doble ingat kasi magbibilis yung sasakyan dito. Kaya kailangan din natin ng protective gear. Baka next month bibili ako ng helmet para sa safety natin. Kailangan natin lagi safe. Tsaka yung protection sa tuhod at sa siko. Para iwas disgrasya. Kung madisgrasya man tayo, safe pa rin tayo. So yun guys, salamat. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana makasama namin kayo sa susunod na mga rides namin ni Baby Makilid. Abangan nyo yung mga susunod na rides namin. Sama-sama tayo. Sana makasama namin kayo. Maraming salamat pala sa mga tumatangkilig na ating channel, sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyo sa pagtitsaga kahit kakaunti pala yung video natin kasi simula pa lang. Sana makasama namin kayo sa paggagala namin dito sa Kuwait. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe and then click the notification bell and para updated ka sa aking mga video. Maraming salamat, peace.